sa game ingan. Crucial game once again for both of these teams. Oh, ramdam na ramdam ni Kegedot kanina, pero naramdaman din naman yung wild charge ni Reggie. That's gonna be a first kill. One, yung kay Grock. Hindi siya talaga nagpa-power nature dito para magdami. Nagpa-power nature dito para makatakas. Pero nakatakas din naman yung Onyx from that play. At dahil wala nang Black Shoes, nakaisa nga dito si James Punks. Yun sana yung... Tatlong 30, napunta naman sa side ng Onyx. Kumbaga sobrang worth it, pero si Percent. Si Hito, sumilip lang naman dun sa brush. Di niya ina-expect na may Percent na nagkatago doon. And now Blacklist, window of opportunity is widening. Dahil ang ganda ng crucial kill nila. Mas masakit yun eh. Mas masakit yun. Ganda, ang ganda nung ginawa nila kasi mababa yung mga buhay ng mga members dito. Percent. At si James Punks, kalahati ang buhay. Percent. Napakaganda ng ginagawa. Oy, grabe! Pero yung Molina Splits, yung Molina Splits masakit. Hindi nila maano, hindi sila makalapit. Ang ganda ng ginawa ni Percent doon. Ang ganda ng ginawa ni Reggie doon. Pati nila Sika. Na talagang hindi na nakagalaw dito yung mga members ng sides ng Onyx Arsenals. And maybe, ito yung strength ng lineup nila. Yung zone. Tama naman talaga pag natalian talaga. Kahit walang kasama, kaya-kaya. And eto, Shomi. Hindi enough yung naging damage na doon. Hindi talaga enough. And KK Dot, will he pay the price? No, he won't. Grabe, power of nature. Dito ng gubat. Kumbaga parang tagahanap lang sila eh. And it's all the information they can get. Si Reggie dito talagang nayoyo ng matindi. At grabe naman yung harang na yun! Lodge entropy doon. Pero kapalit ng buhay ni Reggie, gumana ang conceal play ng Onyx. Pero Blacklist wants to counter-attack right now. Percent wants to go for the backline. Pero parang kulang ata yung Blacklist dahil wala si Kuroro. At meron pang mga pader from Onyx. Grabe nga yung counterplay na pinakita ng Onyx doon. Ayun ha, KK Dot. Just roaming around. At nakikita mo sila Kuroro. Uy! Oh! Uy, nabigyan! Ito yung sinasabi natin. Kumbaga, na lang eh, isang no? Muling na lang yung kalaban niya. Hindi na talaga kailangan gawin ni Chobi. We need to see more of... Wow! Ang sakit! Literal na hindi nagamit yung Black Shoes. Instantaneous burst. James Punks, one man with a million moves, gets a dunk. Pero wala kang skill na pwede kasi Reggie. Ginamit nga doon yung I'm offended pero walang tinamaan. Onyx, bursting down Reggie. Lodge entropy out, makakalayo pero butas na ang base ng Blacklist. Kuroro naman going in. Nandiyan yung electrifying beat just to bring down ni Hito. Wants to bring down Jovi Pete. Tatlo sila dito, di ba? Oy, oy! Grabe naman, napakabigla Keke Dot. Binibigla mo kami sa mga nakakagulat mong wild charge flicker plays. Kung ganun kabilis yung ginawa sa'yo, wala kang magagawa. Dead timer na lang talaga. Oy, pero nahuli nila dito. Ah. This might be a pick-off na kinakailangan nila. May immortality yan. Pero si Derek, ano sa likod? Grabe ka, Derek! Si Lodz yung nahuli mo! Saktong si Lodz pa nga at si Kuroro dito onto the backline. Apat ang kanyang namataan doon. This time, walang passive si Chovy. At makakaisa nga ang Black. At nakikita din naman natin na talaga yung damage output na meron dito si Derek is enough to sustain him against sa Pakito. Oh. Dito, naghahabol na. At tumumba na nga doon si Reggie. Keke Dot, Kuroro, nilabas na nga yung kanyang electrifying beetle. Walang contest. Hindi binigyan ng pagkakataon si Percent dito. May nilayo. At grabe yung damage output. Keke Dot! Meron na namang isa pa! Akala mo tapos na. Meron pa pala. Iyan ang plan. Ngayon ko lang nalaman na ang lakas pala humedbang neto ni Keke Dot. Literal na yung buong mundo mo ay mapapaikot, ma-headbang at nakaisa pa nga sila doon. That's gonna be 3 seconds kay Kuroro. Percent is there as well. Is this enough, people? May wild charge, ha? Para matapos to, tanggalin nyo si Lord sa ekwasyon. Onyx Arsenals! Wow!